Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal, mga kapatid, sa
JCLG Church at sa iba't ibang mga churches na nakakapanood po nitong ating live stream. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study at ito po ang inyong lingkod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Kaya tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At papaksayin po natin yung ating hindi natapos na aral noong Tuesday, you know, about the marks of a false church or a cult church. Ito yung mga palatandaan ng mga churches na kulto. At po rin ang Panginoon, let's prepare ourselves. Kunin po ninyo ang inyong mga Bibles. Just relax in the presence of God. At sa ilang sandali, mag-i-start na po tayo. Tawagin natin ating mga kaibigan. Let's invite them to attend our Bible study sapagkat napakalaga po ating po pag-aaral. At buti po at tayo hanggang ngayon, meron po tayong live stream. Yung mga kaibigan ko, nagsihinto na sa live stream. Sabi ko, wag naman, dapat tuloy-tuloy tayo. Kahit hindi na pandemic, kahit hindi lockdown, dire-diretso tayo. Kasi yung mga kapatid o mga Kristiyano na sa proon, dapat panood po ito ating Bible study. Ano po? Nasa Middle East, nasa Hong Kong, nasa Japan, nasa Amerika. Hindi nga lang kasabay nitong oras natin, pero kapag pinasapasa ng mga nakapanood nito, napapanood din nila. Kaya po rin ang Panginoon, extension po ng ating ministry. Purihin ang Panginoon sa dalawang awit na ating pong lagi pinapatugtog. Ito po ay komposisyon written by our friend Pastor Luis Boy Baldomaro. Po. Parehong anointed song po yan. Kanina kasama natin ang Diyos. Ngayon naman, ikaw ang aking buhay. One of our favorite gospel song. Purihin ang Panginoon sa walang kamatayang awit. For the Lord Jesus Christ. Hallelujah. At let's invite our friends, mga kapatid. And I hope nasa mabuti po tayong kalagayan. Ano? Dami ay hinaan natin ating sounds, ating music. So purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Na napakaliga ng ating pupaksa kasi ang dami nagsulputang ano, eh, mga iba-ibang aral ngayon. At mga practices na halata-halata kayo sa panas galing pero hindi mahalata ng maraming mga yung iba mga Kristiyanong totoo pero humina na ang discernment eh. So purihin ang Panginoon. So ating pong batiin ating mga kasama, hindi ko alam kung sino ang nauna ano po. At nandito si Ging, ano? Si Virginia Rondiza Peñalosa, Rondina Peñalosa. Good people, Pastor Jude, Pastor Lily, may the Lord bless you. Shalom, lagi niyo po kami ipag-pray. Po, unspoken request. Oh, kahit unspoken niya, alam natin yan, nabanggit mo sa akin. Kasama ka sa prayer, Sister Ging, no? Huwag ka mag-ala. Nasa panig mo ang ating Diyos. So, purihin ang Panginoon. Thank you, and God bless you more. Ging, si Virginia Peñalosa. Okay. At si Sister Nelby De Castro, no? Meron siyang malaking big heart for the Lord Jesus Christ. Thank you, Sister Nelby De Castro. God bless you and your family. Sister Benilda Gatudan de Mesa, blessed evening everyone. No? At God bless po Pastor Ness and Pastora Lily. God bless you too, kapatid, Sister Benilda. Thank you. At Sister Jessica, long time no see, Sister Jessica Beron. No? God bless you more. Thank you. At pagpalain ka at ang iyong asawa at iyong mga anak. Ano? At naway kayo nasa mabuting kalagayan. God bless you more, Sister Jessica Beron.
At of course, Sister Maris Guerra, matagal natin kasama sa church, no? Thank you, Sister Maris Guerra. Blessing din po, Pastor Jun, Pastor Lily, at lahat po. God bless. God bless us. Yan po, shout ni Sister Maris Guerra. And of course, ba Sister Mary Ann Alvarez, si Mayan, no? God bless you. Nice to see you, Sister Mary Ann Alvarez. Si Mayan po ito, no? Yan. God bless you. At kamusta na lang kay Brother Jojo, no? At long time no, Sister Maricon Punsalan, no? Yan, meron siyang tatlong hearts for the Lord Jesus Christ. Kasabay din ng hearts ni Mayan, ni Mary Ann Alvarez, tatlong hearts for the Lord Jesus Christ, no? Thank you. God bless your life, Sister Maricon Punsalan, no? Mayan. At of course, si Janjan Maya, si Janjan Pasya, no? With a big heart para kay Jesus. Thank you, Janjan, no? God bless you more, kapatid. Yan. Salamat. Yan. Sabi ni Ging, no? Virginia Peñalosa. Oh, the shout ni Janjan. Blessed evening po, Pastor JCLG Ministries. Blessed evening din sa iyo, kapatid. Must ulit. Musta muna ulit kay Brother Oscar sa iyong tatay. Okay. Ba, si Brother Tony Cortez, no? Good evening po, Reverend June Cortez, and God bless. Okay. Thank you, Brother Tony Cortez. Musta na kayo dyan? Ay, nawala yung aking, ano, aking monitor. Yan. Nagloko na yung aking monitor. Ayaw nang tumaas. Thank you, Brother Tony, no? At si Iris, bless evening po, no? God bless you, Sister Iris, no? With a big heart for the Lord Jesus Christ. Yes, Brother Tony. Thank you, Brother Tony Cortez, no? At meron pa ba? And then the rest, yung iba, ay hahabol. Ba, si Sister Elvira Bataklan Pulyo. Gandang gabi po, Pastor Jude, Pastor Lily, at sa lahat po. Yes, musta na kay Brother Dindo. Sister Iray po yan, ano? Thank you, Elvira Bataklan Pulyo. Thank you, God bless your family. At ano po yan, babalik uli sa Canada, yung family nila. So, purihin ang Panginoon. At si Judaline, ano? Jordan Paderan. Kamusta na, Sister Judy? Nice to see you. Ano? Yeah, matagal na rin po natin kasama yan. Bata pa yan, Sister Judy. Kasama natin. Sa church ng araw. Ako na may bata pa rin noon. Kung ikay ganito kalaki, ako na may ganito kalaki. So, purihin ang Panginoon. Thank you. Welcome and God bless you. Musta kayo? Pastor, ha? Purihin ang Panginoon at musta na rin sa iyong mga anak. Okay, sino? Si Tom, nandito pala si Tom. Tom Bautista, Tom and Ida are watching. Si Hena, si Lorena, nandito ba? Ay, nawala ang aking monitor. Si Energy, no? Si Doña Lorena. Musta sa baby mo, no? Thank you. Yan. At si Rina Royo Monserrat. Musta na, kapatid, no? At nawa ay maka-attend ka uli sa church. Sama niyo ang buong family niyo uli. Hindi ko na kayo nakikita sa church, pero regular ang ating service every Sunday, no? 2 services sa umaga. So, kita-kits tayo sa church, ano? Sister Rina Monserrat. God bless your family. So, purihin ang Panginoon, tayo po ay nagmamadali ang gabi at let's start our Bible study, no? At para makarami tayo. So, hanggat maaari, kinocompress po natin ating time sa Bible study alang-alang sa mga naka-data lang. So, let's pray po, mga minamahal.
Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come before your presence. At we invite the presence and the teachings of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi po namin maintindihan ang malalim na bagay nagmumula sa iyo. So teach us tonight, Holy Spirit, our Lord, the third person of the Godhead, we welcome you, teach us with the revelation knowledge of your word. Panginoon, maray po salamat, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maunawaan namin at matandaan namin ang iyong salita. Maray po salamat, Panginoon, sa gabi ito, binubuksan po namin iyong salita at malaya kang makagagawa ng himala sa kaglagitnaan ng iyong bayan. Those who will hear your words, Lord, will be filled with faith, for faith comes by hearing, hearing by the word of God. And Lord, ikaw po ang gagawa ng himala. Let there be a creative miracle sa mga kapatid, sa mga makakapanood, makakapag-aral ng salita ng Panginoon. Walang limitasyon po sa iyo. All things are possible with God. Ang mga bagay na hindi mangyayari sa tao, lagi mangyayari sapagkat meron tayong Diyos. At sinabi mo, Panginoon, Mark 9:23, if you can believe, all things are possible to him, to them who believes. We believe, Lord, and we receive your miracle, we receive your words, Lord, na siyang pinanggagalingan na ang panapagtaya. Pray po sa lang, Panginoon, and all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. So, purihin ang Panginoon, convert na po natin ating ating gadget sa Bible para may magamit tayong Bible. Alright. Salamat kay Pastor Luis Baldomaro at ating po tahingahin na itong ating isang gadget. Okay. So, part 2 po tayo ngayon, no? Part 2 nung ating tinalakay nung Tuesday. At ang ating paksa nung Tuesday ay about the marks or signs of a cult or fake church. Ito yung mga signs na palatandaan ng mga kultong churches or mga fake church. At noong Tuesday, tinalakay po natin, pasensya na kayo na biglang naglobat yung aking ano, medyo humihina ng battery nitong ilang taon na kasi itong battery ng aking isang gadget na pang-camera. Eh, medyo humihina na, no? Pero okay pa rin, no? Matatag ito. Eh, nag-shutdown, naubos, nalobat bigla. Eh, anyways, nung Tuesday naman, magko-closing na nga rin sana ako sa prayer. Naunahan lang ako ditong lobat. Pero po rin ang Panginoon, ate po tinalakay nung last week, nung Tuesday, about the character ng isang cult church or cult leader. Ano? At hindi na po natin tatalakayan. Kakain ito ng malaking oras. Eh, pag sinimula naman, mahilig kasi ako mag-review. Sabi ng misis ko, wag mo nang ano, habaan yung review at kinakain yung oras. O, sige. So, tuloy na po tayo sa part 2. No? Ngayon, ang ating po pag-aaralan, ano naman yung mga cult excuse me po. Ano naman yung mga cult teachings, no? At gusto ko maintindihan po natin, may mga cult teachings ako na babanggitin na kung inyong naobserbahan, ito ay teaching sa inyong church. Or meron kayong alam na ganito ang teachings, hindi ibig sabihin kulto kagad sila. Ano po? Maaring sila ay true church at yung pastor ay honest at ang kanyang puso ay dedicated sa Panginoon. Kaya lang, na-deceive. Na-deceive siya at napasok yung kanyang church o yung kanyang sarili ng teachings na unbiblical or heresy. Or hindi lang heresy, kundi cult teachings. Meron kasi mga Bible teachers na hindi naman po natin minamaliit, pero minsan ay
hindi nila masyado na search ang scriptures, no? At madali silang yung iba ay madaling masway ng false teachings, na buti kung basta false la kapag bisan ito ay mismong itinuturo ng mga kulto, eh, no? Kagayang bawa example ay yung teaching na walang hell. Meron akong kilala, kaibigan ko pa yung pastor, eh. Kailan ko lang nalaman, eh, ang kanya palang paniniwala ay walang hell, walang impyerno. Eh, malaki na yung kanyang church. Sabi ko, pag nalaman ng mga members nito na ang kanyang doctrine ay walang hell, baka manabog itong mga tupa. Kasi ang mga members ngayon, lalo yung mga Pilipino, kung mga galing sa ibang churches at naipon lang doon sa another church, ay may background ito na mga doctrine, so madidiscern nila. No? Madidiscern nila. Ang nadadaya lang talaga yung simula ay naturuan na ng kultong katuroan, kultong aral, at nabulag na yung pag-iisip. No? Meron mga ganon. Pero kung ikaw ay may background talaga na malalim ka sa salita ng Diyos at lumipat ka lang ng isang church at yung church ay nakita mo may ganong teachings, madali mong madidiscern. Kasi hindi ka naman originally galing doon. No? Yung mga nadidisib talaga, yung mga doon talaga dinisciple, doon nagsimula, doon tumanggap sa Panginoon, then naturuan na. Ano, kumbaga sa ano, nagkaugat na at nagkaroon ng spirit of deception. Their minds is possessed by spirit of deception. Merong mga ganyan po. At meron ako kakilala, eh, kaibigan ko nga. Eh, no? Eh, kailan ko lang nalaman na naniniwala siya na ang paniwala niya, walang hell, walang impyerno. Eh, teaching po yan ng mga, ano, ng mga cult, eh. No? I think ang Jehovah's Witnesses, ganyan din, eh. So, pero true church, hindi kulto yung kanyang church, pero napasok ng ganong klaseng doctrine. And sooner or later, pag tumagal-tumagal, nakatandaan na niya yung ganong aral, ang kanyang puso pwedeng madeceive. Kasi ang mga false doctrine or cult doctrines, meron po yung spirit, backup yan ng demon spirits that will blind your heart or your mind, you know? That will produce darkness sa iyong puso at pag-iisip. Merong demons yung mga cult doctrines o yung mga false doctrine. Kaya kahit ikaw ay totoo man ng palita, totoo ka na born again, at ang church mo ay totoo rin, pero pag napasok, misang mapasok ng isang aral na may kasinungalingan at nagtagal yan, sooner or later, bandang huli, pwedeng maging cult na rin yung church nyo. Pwedeng maging kulto na rin. Marami mga tunay ng mga churches naging cult. No? Sa sobrang kalayaan sa pagtanggap ng iba-ibang klaseng doctrines. No? Dapat hindi ganon. You better examine the scriptures. No? Sabi nga ng Panginoong Jesus ay search the scriptures. No? Saliksikin nyo ang kasulatan. So, meron akong babasahin. No? Basahin natin ang ating foundational scripture na matatagpuan sa Galatians chapter 1. Verse 7. Let's start from verse 7 hanggang verse 9. Ito po sinasabi. Which is not just another account, but there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Ito pumapasok na sa Galatia yung ibang doktrina, no? Sinabihan, ni-rebuke ni Apostol Pablo. Sa verse 8, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong taga-Galacia. But even if we, kahit na kami paman, or an angel from heaven, kahit na may magpakita pang anghel mula sa langit, no? At maraming sasabihin sa iyo, should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed.
kahit kami man, ano, na mga tunay na mananampalataya, sabi ni Pablo, or maging isang anghel na galing sa langit, magpakita, at mangaral ng ibang ebanghelyo na hindi kahawig or kumokontra sa ebanghelyo na aming iniaral sa inyo, e sumpain siya. No? Matindi ito sinabi Apostol Pablo. So, ang susundan natin, ayon kay Apostol Pablo, ay yung teachings ng mga apostles. At ang mga apostles' doctrine ay nanggaling sa mismong sa Panginoong Jesus. No? Na itinuro sa 12 apostles, after the 12 apostles, may mga disciples sa mga sumunod na namana, nakuha yung mga teachings sa mga apostles. Eh, paano kung merong bagong aral, bagong doctrine na pumasok sa church na hindi kagaya o kumokontra sa teachings ng mga apostles? At sabi dito, kahit pa siya ay sabi niya, ako ay anghel mula sa Panginoon, eh, i-curse mo, rebukein mo. No? Huwag mong tatanggapin. At sabi ni Pablo, kahit kami man, biglang mangaral sa inyo ng iba, aba, eh, huwag niyong tatanggapin. Matindi yung stricto yung bili ni Pablo. At meron nangyaring ganyan. Hindi ko nalang babagit ang pangalan kasi patay na siya. Famous na man of God. Famous, magaling magturo talaga. No? Ang hindi ko malaman, bakit bigla nagkaganon siya. Ito ay nangyari before pandemic. No? Na itong man of God nito ay nagiging guest pa ng mga TV evangelist, no? At hinahangaan siya sa mga lalim at sa mga revelatory teachings sa kanya binibigay sa body of Christ. Magaling talaga. At siya talaga aral at may doctorate degree sa isang kilalang Bible school na yung Bible school na yun, school na naging university pa. No? So, hindi basta-basta itong taong ito. May doctorate degree ito. Ngayon, isang araw, doon sa isang malaking conference na mga, I think, ministers conference yon, bigla siya nagturo ng bago, kakaiba. No? At ang sabi niya, do you know what is the gospel? The gospel is not Jesus Christ. Naku. The gospel is not His death and resurrection. The gospel is not His blood. Do you know what is the gospel? The gospel is the kingdom. Naku, patay na. Eh, sinusundan ko pa naman yung teachings ng man of God na yun kasi magaling at saka magaganda teachings. Ha? Nung sinabi niya yun, immediately, I rejected him. Sabi ko, kulto ang teaching nito. A cult doctrine. Imagine, sabihin niya, after all na marami sa tinuro sa body of Christ na naging kapakinabangan, biglang nagkaroon siya ng doctrine na ang gospel daw ay hindi si Jesus. Ang gospel daw ay hindi ang dugo na dumalo sa katawan ng Panginoong Jesus. Ang gospel daw ay hindi ang kamatayan at hindi ang pagkabuhay ni Jesus. Ang gospel daw, the gospel or the good news daw, is the kingdom. Naku, patay ka kaso. Ano nangyari dito? At sabi niya, amen! Ba, ikakaunti mo may amen. Sabi niya, mukhang nag-iisa na yata ako rito. Pero may mga nag-amen pa rin. And after ilang months, nag-crash yung airplane na sinasakyan niya, kasama ang asawa niya, mga anak niya. Patay silang lahat. Kinuha na siya ng Panginoon. At sana nakapag-repent siya doon sa false doctrine na yun, kasi seryoso yun eh. Yun ang pinaka-central truth of the Bible. Yung gospel na walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang tunay na doctrine from the Lord or apostolic doctrine, ang sentro po laging ang Panginoong Jesus.
kagaya ng mga signs ng character ng isang cult leader, no? Yung binigay ko nung example nung Tuesday, ang isa doon ay yung itinatas ng kanyang sarili. Hindi si Jesus ang kanyang itinataas. Mapapansin nyo sa kanyang pagsasalita, sa kanyang mga sermons, mga messages, lagi kinukwento niya yung sarili niya, yung kanyang kagalingan, no? Na para siya ay hangaan, tapos ibinababa niya si Jesus at itinatas niya ang kanyang sarili. Self-appointed, self-exaltation. At yun ay marks or signs na yung taong yon ay may espiritu ng kulto. No? Cult. Meron mga tunay naman na nampalitan na hindi naman cult, pero nagkakaroon ng ganong, ano eh, sumisingit yung ganong karakter habang nagme-message siya. Pero dapat eh, meron magturo talaga sa kanya. No? Gaya nga nung in-example ko, sumali kami nung kaibigan kong bishop sa isang chaplaincy. No, ang ganda nung umpisa, ang daming na nagsisali, bandang huli. May napansin ako, pag nagsesermon siya, itinatas niya yung sarili niya. Ang center ng kanyang message, sarili niya. No? Nawala si Jesus, sabi ko, something is wrong with this guy, kako. Ang message niya, lagi nakasenter, self-centered sermon. Sabi ko, may pagka-immature pa ito. Bandang huli, nalaman ko na lang, maraming kinuhana na pera at umabot yata ng milyon. Sabi nung kaibigan ko, bishop, at sabi ko, ba't hindi ihabla o demanda, ayaw doon ibalik yung pera. Ang daming, ginawa na niya sa isang bansa, sa ibang bansa, at nung nag-conduct ng chaplaincy, sinasabi niya na sinisiraan daw ng mga pastor sa bansa niya. Yung pala totoo. At kakasuhan siya, pero hindi natuloy. Siguro, kagaya nung kaibigan kong bishop, sabi niya, hindi, bahala ng Panginoon sa kanya. Hindi na nila kinasuhan. Sabi ko, ang problema niya, uulit at uulit siya. At hanggang ngayon, lumalaki yung kanyang chaplaincy, no? Na itinayo. Pero hindi sana matatayo yun kung hindi dahil doon sa kaibigan kong bishop na siya nag-invite ng mga tao, nagtiwala sa kanya, kaya lumaki yun. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi niya matatayo yun. So, ganyan, ano? Eh, delikado yung ganyan. Kasi merong mga tao, people who went to hell, nung sila binalik ng Panginoon sa mundo, yung iba through visions, yung nakitang hell, yung iba naman ay in the spirit, di nila talaga ng Panginoon. No? Eh, nagtatestify sila eh. Iba-ibang mga lingkod ng Diyos ito from different parts of the world na compilation ito ng testimony, people who went to hell. Abay, ano eh, iisa yung testimony nila. Sabi nila eh, ang nakakagulat sa impyerno, alam natin, hell is for evil people, wicked people, sinners, unbelievers. Pero ang nakakasyak sa kanila, sabi nila, there are many Christians in hell. At karamihan doon sa mga Kristyanong yon, they believe that they were already saved and saved forever. Ayun pala, yung kanilang buhay hindi umugma, hindi in line with the Word of God, hindi in line with the Bible, at hindi nila pinamuhay ang salita ng Diyos. They abuse the grace of God. Kaya nung inabot sila ng kamatayan, nandoon sila sa hell. Eh ang isa dyan na nasa hell na ano eh, yung dating man of God na evangelist na gumawa ng fundraising na sabi niya, ito po ay para sa mga teens, sa mga youth, na ito ang gagawin ko sa ministry, makahikayat ng maraming youth, pero binola niya pala ang mga tao. Yung fundraising na yon, gusto niyang makakuha ng maraming pera at tuwan-tuwa siya dahil nagkaroon siya ng maraming salapi. Tuwan-tuwa siya at ginamit niya sa sarili niya, hindi niya ginawa yung proceeds ng fundraising ay para sa ministry ng mga youth. Hindi niya ginawa. Kaya nung siya namatay, hindi siya nagsisi, nandun siya sa hell. At doon sa hell, preach siya ng preach. At nung yung lingkod ng Diyos nandun nakita, sabi niya, Lord Jesus, dati po palang pastor ito. At nagpipreach, ano po ang kasalanan niya?
sinabi ni Jesus, ang kasalanan niya, nanloko siya ng tao. Diba, hindi? Kaya pala sabi ng Panginoon sa Hebrews 12:14 eh, without holiness, kung walang kabanalan, ipamumuhay tayo, walang makakakita sa Panginoon. Meaning, walang maliligtas without holiness. Sapagkat kung ikaw ay tunay na ipinanganak sa kaharian ng Diyos, you will live a holy life at hindi ka man loloko ng tao, hindi ka man dadaya, hindi ka magiging full of lies because lying is of the devil at si Satanas ay ama ng mga sinungaling. So listen, kaya ingat po tayo, no? Kaya marami nangangaral, no? Titingnan din natin yung karakter, yung buhay nila. Baka sintunado sa salita ng Diyos. Merong mga signs ng mga cult churches at cult leaders at binanggit natin yan noong last week. No? So, ito yung doctrine na sinasabi ko sa inyo, no? Na kahit pa anghel ng Panginoon magpakita, di ba merong isang, ano ba yun, yung Mormons, ano? Si Moroni nagpakita doon sa founder ng Mormons, merong golden tablet, no? At nagkaroon sila ng sarili nilang libro, sariling doctrine. So, yan ang example ng cult. Gaya rin ng mga JW, Jehovah's Witnesses, na may sarili sila ng doctrine. Ang isang hindi pinaniniwalaan, si Jesus Christ is God, God the Almighty. Sa kanila, Jesus is God in a sense na He was just created by the Father. At ginawa ng God the Father na gawin siyang maging Diyos. Kaya sabi ko sa kanila, Aba, ayaw nang naniniwala kayo na bawal, pinagbawal ng God the Father ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit ang inyong Diyos gumawa ng another God? Di Diyos-Diyosan yun. Nag-contradict yung kanilang doctrines. Kasi sa kanila, wala na ibang Diyos, ang Diyos Ama lang. Si Jesus daw, hindi totoong Diyos. Si Jesus daw ay maliit na Diyos, created being, created by the Father, at ang pagkakalika kay Jesus ay isang maliit na Diyos. Hindi manggagawa pala ng Diyos-Diyosan ang Diyos nila. See? Nagbabangga, hindi tumama, hindi umugma, sariling doktrina nila, binangga nila. Okay, bilisan na natin, pag-usapan natin yung maraming iba-iba pang doktrina. So ngayon, napakaraming naglalabasan ngayon na mga inventong mga practices, mga doctrine from demons, no? At bigyan ko, ulitin ko lang ito para doon sa lima kalaharin. Pwede nyo i-search sa YouTube, meron mga... sa Africa yata, ano? May church doon na yung pastor ay umimbento ng sarili niyang doctrine at practices na ang mga kababaihan sa harapan ng pulpit, pinapaliguan niya, naked, nakaupo doon sa pinaguhuban niya sa pulpito, tapos patutugtog niya sa loob ng malaking planggana at doon niya papaliguan. Dalwa sila na... nag-aasikaso pagpaligo. At siya mismo yung nagpapaligo, yung pinaka-founder ng kulto na church na yun. At naked yun, sinasabon pa niya, sinashampoo. Lahat. No? At yun talaga, hindi talaga na-born again yun. At talaga siya ay son of the devil. No? At yung mga tao, nag-hallelujah, praise the Lord. Pag may pinaliguan, hallelujah, palakpakan. Bulag sila, nadaya talaga sila. Isa yon. Meron namang sa YouTube din. Yung babaeng pastora, no? At in-offer niya yung kanyang breast na meron daw holy milk siya, holy milk. At pinadede niya yung isang lalaki. So, and again, child of the devil. Hindi yan mga Kristiyano talaga. Pero, maraming nadideceive din. No? Meron naman pastor na inutusan yung kanyang congregation, buong congregation niya na
sabi raw ng Diyos ay kakain sila ng mga damo. Ano? Eh nagsisikain sila ng mga damo, talaga para mga ano, mga gutom na mga kalabaw, kinakain nila ang damo. Uto-uto. At ang kanilang their minds were possessed by demons. No? Okay. So, maraming ganyan. No? Maraming ganyan. At dito na lang sa Amis San Pablo, ako'y babago pa manampalataya. May nabalita ako dito eh. Somewhere dito sa mga parting bukid yata. Merong isang church daw na merong pastora na ang pan-testing niya, kung ang isang lalaki ay matured spiritually at pwede nang i-promote, matured na, eh ang gagawin ay papasok siya sa kwarto noong pastora at yung pastora ay maghuhubad, naked. At pag wala daw reaksyon, yung miyembro niya na lalaki, wala reaksyon na malaswa, eh kanyang malalaman daw na ito ay spiritually matured na. Ang bihira, ano, sari-sari, maghuhubad ka doon sa harapan ng ibang tao. Pan-testing kung mature na. So, yan ay mga anak ng Diablo, mga kapatid. Hindi yan never na naging anak ng Diyos ang mga yan. At marami, ginagamit lang ang salita ng Diyos para magkaroon ng salapi, no? At para makapangloko at gawin niyang business na. Alam niyo, nung unang panahon, na-televise nga ito, hindi ko lang alam kung isi-search nga kung sino yung man of God na yun. Siya ay talagang, ano, ang trabaho niya, maloko. Ito naman, baligtad. So, nanonood siya ng TV, nakakuha siya ideas, magkakakwartahan to. Nakita niya sa TV, church service, merong ginagalang offering bags at nagbibigay ng mga tao. Tama. Ginawa niya, pinagplanuan niya, ginaya niya yung mga sikat na mga evangelist, yung evangelist na dynamic kung mag-preach, lumulundag, sumisigaw, ginaya niya yung style. Tapos ginaya niya yung mga sermon ng mga magagaling na pastor, pinapanood niya. Na ilang araw niyang pinag-aralan, minememorize niya. Then, nag-preach siya sa mga tao. Alam niyo, nakapagtayo siya ng church. Marami pong mga tao nakarinig ng kanyang salita sapagkat ang salita niya, minemorize niya galing sa mga tunay na mga men of God na nag-preach ng true gospel. So kahit siya ay fake, kahit siya ay manluloko, na-preach niya yung true gospel na hindi alam ng mga tao na nanluloko siya. Pineperahan ng mga tao. At yung mga offering, mga koleksyon, tuwan-tuwa siya, kinukuha niya lahat yun. At marami ang nanampalataya sa Panginoong Jesus. At lumaki yung kanyang church. Lumaki. Marami na born again. Imagine. Kahit maluloko, pwede gamitin ng Panginoon. At numakita niya na malagoon ang kanyang church. Sa kanyang pag-iisa, doon sa kanyang kwarto. Naisip niya, sabi niya, marami akong niloko. Hindi ito fair. Lumaki niya ang church ko. Pero hindi nila alam na ako ay manluloko. Alam nyo, kinonvict siya ng Holy Spirit. At noong time na yon, na-realize niya na mali siya. Nag-repent siya. At doon siya nag-repent, pinatawad siya ng Diyos. Alam nyo nangyari, naging great evangelist siya. Naging tunay na mga ngaral. Aking isesearch siya kung ano pangalan ng evangelist niya. Naikwento sa akin yan nung kaibigan kong nasa Panginoon na ngayon, si Pastor Terry Abak, no? Na sabi niya, alam mo ba ang story yan? Ganito. Teka, napanood ko yun sa TV, true story daw yun, documentary na pelikula. No? Ayun, lagi ko nakakalimutan, isearch ko sino yung tao na yun. Hindi siya famous, pero true story. Yun naman, baligtad, from darkness to light, ano? Eh, maganda yon. Ang mahirap, nasa liwanag ka na, pumunta ka pa sa darkness, na wala tuloy yung salvation. Okay. So, kaya ingat tayo, no? Maraming mga kakaibang teachings ngayon. At ngayon, yung mga teachings na
Kung tawagin kasi yan, hyper grace eh. No? Hyper grace. Pero, siguro ayoko tawagin hyper grace kasi yung word na hyper, nasa Bible yan eh. Patungo sa biyaya ng Diyos. Tawagin na lang natin na extreme. Extreme grace. Na nagtuturo ng extreme na biyaya ng Panginoon. Anong mga example ng hyper grace or extreme grace? No? Yan ang katawagan ngayon eh, hyper grace. So, anong example? Ito example. Na by the grace of God, lahat daw tayo pinatawad ng Panginoon, tayo na kay Kristo. So our sins, past, present, and sins, were already forgiven by God, cleansed by the blood of Jesus. Kaya kung tayo na yung magkakasala ngayon, huwag ka na mag-alala. Matagal na pinatawad ng Diyos. At lahat ng iyong gagawing kasalanan, pinatawad na ng Diyos, forgiven na 2,000 years ago pa. Dahil doon nagtako si Jesus sa cross. At pinatawad tayong lahat. So, ba, nakagawa ka kasalanan niyo, do not repent. Bakit? Kasi 2,000 years ago, pinatawad ka ng Panginoon. Ikaw ngay anak ng Diyos. At kapag ikaw ay nag-repent, kapag ikaw ay nagsisi, you are insulting the grace of God. Not only the grace of God, you are insulting what Jesus has done on the cross. Bayan ang mga banat nila. At nakapanood ako niya sa YouTube, pastor nagpipreach, talaga ka na yung sumisigaw eh. You are insulting the grace of God if you will repent of your sin. By pinangangaral, huwag kang magre-repent pag nakagawa ka ng kasalanan. Iniinsulto mo raw ang biyaya ng Diyos, iniinsulto mo raw ang tinapos at binayaran na kaligtasan ng Panginoong Jesus. Eh, totoo naman, binayaran ating kaligtasan by His precious blood. Pero ang hindi totoo, yung sabihin mo na ayaw ng Diyos na mag-repent o tayo ay magsisi kapag tayo ay bumagsak o nagkasala. Hindi ya, aral yan ng demonyo. Si Satanas ang nagsasabi, huwag kang magre-repent. O para makasama ka sa, ano, sa judgment days, sa lake of fire, naghahanap ng dami yan. Eh, saan galing yung aral na yan na ngayon ay meron talaga yan? At ang nagtuturo niya, yung mga nagtuturo ng extreme grace, yung hyper grace. Isa yan sa example. Ingat kayo dyan. Kaya sabi ko nga, nung nag-preach si John the Baptist, ang pinipreach si John the Baptist sa wilderness ay, repent for the kingdom of heaven is at hand. Nung si Jesus nagpakita na, sumulpot, nag-preach din siya sa mga tao na time na yon. Even nung buhay pa si John the Baptist, pareho sila ng mensahe. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Pinagpiprepare ang mga tao sa kingdom of God. Repentance, nagsimula si Jesus sa pagpipreach, repentance. At nung si Jesus ay namatay na buhay na maguli, tinurn over niya ang mission sa kamay ng kanyang mga apostles at ang mga unang pinipreach sa mga apostles ay repentance.